Hindi mo ba ako titigilan? Tatawagan ko ang daddy mo upang ibalik ako dun sa kanya. Bakit kasi kinuha mo pa ako dun? Ang tamad-tamad mo naman. Masungit na saad ni Augusta sa anak ng dating boss niya. Si Tristan Trevelyan ay isang batang CEO. Hindi niya alam kung paano nangyari yun kung tamad naman itong magtrabaho. Hindi ito katulad ng ama nito na hindi mo man lang nakikitang nakaupo lang at walang ginagawa. Dating nagtatrabaho si Augusta sa ama ni Tristan bilang sekretarya nito. Bagamat isang araw ay nagulat na lamang siya nang sabihin nitong sa anak na ito siya magtatrabaho. Nalaman niyang hiniling pala ni Tristan sa ama na ilipat siya sa kumpanya nito bilang sekretarya niya. Hindi niya alam ang trip nito. Ayaw na ayaw pa naman ni Augusta ang tamad. Babe, I'm just resting. Ang dami ko kayang pinipirmahan kanina. Yes, kanina. Ang tagal mo magpahinga. Mas lamang pa ang pag-upo mo nang walang ginagawa at pagtitig sa akin kaysa sa trabaho mo. Kunot ang noong sinamaan niya ito ng tingin. Ayaw na ayaw talaga niya ang titig ni Kristen sa kanya. Hindi niya alam kung bakit naiinis siya kapag tinitignan siya nito. May kakaiba siyang nararamdaman na hindi niya maipaliwanag. Ayaw niyang pangalanan dahil alam niyang hindi maganda ang kalalabasan nun sa huli. Because you are beautiful. Ang hirap alisin sa'yo ng paningin. Susubukan ko man lang kusang bumabalik sa'yo ang paningin ko. Malambing na saad nito na kinangwi niya. Napairap si Augusta at kinuha ang isang papeles at binasa ito. Hindi mo ako madadaan sa mabulaklak ng salita, Sir Tristan. Ayoko sa tamad. Go and find a girl to play with. Not me. Pagkatapos nun ay hindi na niya ito pinansin pa. Natahimik ito kaya dahan-dahan na tinaas ni Augusta ang paningin at ganun na lang ang pagtaas ng kilay niya nang makitang seryosong nagbabasa ito ng mga papeles. Pagkatapos ay pinirmahan. Minsan pa itong hahawak sa computer nito. Napailing siya at muling bumalik sa pagtatrabaho. Nasa opisina nito ang table niya. Paglipat pa lang niya dito ay naroon na yun. Sa pagkakaalam niya ay nasa labas yun dapat. Ang rason ng binata ay masyadong mainit sa labas at mapapadali ang pagtatrabaho kapag nasa loob siya. Wala na siyang nagawa kundi ang pumayag dahil nasa loob na din naman ang table. Hindi ka pa ba uuwi? Lumapit sa table niya si Tristan at bahagyang sinilip siya. Hindi pa oras ng uwi ko. Umuwi ka na kung gusto mong umuwi. Wala talaga siyang pakialam kung boss niya to. Hindi naman siya nito aalisin sa trabaho pero kung sakali man ay mabuti yun, mababalik siya kay Mr. Trevelyan na ama nito. Ipagpatuloy mo lang yung pagsusungit mo. Mas lalo ka pang gumaganda. Kinindatan siya ni Tristan ngunit hindi na niya ito kinausap. Hihintayin kita. Iahatid kita sa bahay mo. May dala akong kotse. Umalis ka na lang. Pinapaalis mo ako sa sarili kong opisina? Nakataas na saad nito at lalong sinilip siya. Bumuntong hininga si Augusta at sinamaan na naman ito ng tingin. Hindi ba halata? Babe, you're so mean. Nakangusong kinuha nito ang papeles sa kamay niya at hinawakan ang upuan niya upang hiharap ito. Why are you still beautiful, huh? Ngumiti si Augusta na kinagulat ni Tristan. Nang tumaas ang kamay ng dalaga ay nakatinging hinintay niya to. Bagamat imbis na marahan na haplos ang mararamdaman niya mula dito, ay isang hampas sa muka ang natanggap niya. Sobrang lapit mo. Get out! I don't need you here, lazy boss. Inikot niya ang upuan niya paharap sa kanyang mesa at muling nagtrabaho. Bumuntong hininga si Tristan at naiiling na lumabas ng opisina niya. Talagang hindi niya mapilit ang masungit niyang sekretarya. Ngunit matigas ang ulo niya. Hindi niya ito susundin. Hihintayin niya ito sa labas ng kumpanya. Hindi lang niya maiwasang mapangiti nang maalala ang pagsusungit nito sa kanya. Unang nakita ni Tristan si Augusta noong umuwi siya ng Pilipinas at nagtungo sa kumpanya ng daddy niya. Nakita niyang seryosong nagtatrabaho ito sa labas ng opisina ng kanyang daddy. Na love at first sight siya sa dalaga. Simula noon, kahit may sarili siyang kumpanya, ay araw-araw siyang natutungo doon para lang makita ito
at napansin iyon ng kanyang daddy. Kaya siya tinanong kung gusto niya nga ba si Augusta. Bagamat imbis na sagutin ay hiniling niya ito sa kanyang daddy. Gusto niyang gawing sekretarya ang dalaga. Ayaw pa nito nung una dahil si Augusta lang ang loyal at masipag na sekretarya nito. Kung hindi lamang niya tinakot ang daddy niya na isusumbong sa mami niya, ay wala na siyang inspirasyon ngayon. Anong ginagawa mo dito? Mula sa sahig ay itinaas ni Tristan ng paningin nang marinig ang nagsusungit na namang si Augusta. Wala pa siyang ginagawa ay mainit na agad ang ulo nito sa kanya. Mabilis siyang tumayo at nilapitan ang dalaga. Hihintayin kita. Tagal mo. Ano bang ginagawa mo? Tanong niya. Nakita niyang umirap ito sa kanya. Nagtatrabaho ako, boss. Overtime ang tawag doon. Kung hindi mo pa alam, at pinapaalala ko lang sa iyo, boss, marami akong tinatrabaho dahil ang magaling kong boss ay buong maghapon na tamad. Sarkastik ang saad nito at muli siyang inirapan. Inis pa itong naglalakad palayo sa kanya, kaya agad niyang sinundan. May ginawa kaya ako kanina? Ihatid kita. May dala nga akong kotse. At oo nga naman, may ginagawa ka nga pala kanina. Ang titigan ang maganda kong mukha. Ngiwi niya dito. At least may ginagawa. Ewan ko nga sa'yo. Huwag mo nga akong kinukulit. Kakausapin ko si Mr. Trevelyan. Ayoko na magtrabaho sa'yo. Asik niya na kinatigil ni Tristan. Hinawakan nito ang braso ni Augusta at hinarap ito. Hindi ako papayag. Magtatrabaho na ako bukas. Hindi na ako magiging tamad. Tatangu-tangu pa nitong saad pero maya-maya ay napakamot ng ulo. But you can't stop me from staring at you. Kasi kahit ako, tinatrydor ng katawan ko kahit pa ulit-ulit kong sabihin sa sarili ko na tigilan ka. So don't tell me to stop because I can't do that. Nalukot ang mukha ni Augusta. Binawi niya ang braso at mabilis na nagtungo sa kotse niya. Baliw! Asik niya dito, saka nagmaneho palayo. Hindi alam ni Tristan kung pinaglalaroan lang ba siya na mga mata niya, ngunit nakita niyang namula ang mukha ni Augusta bago ito tuluyang umalis. Are you okay? Parang pasan mo ang buong mundo sa itsura mo. Natatawang saad ng kanyang kaibigan pagpasok niya sa bahay niya. Laging nandoon ang kaibigan niya sa bahay niya. Halos gawin na itong bahay ang bahay niya dahil doon naman ito natutulog. Don't talk. Mas lalo akong nai-stress, Mariel. Pabagsak siyang naupo sa sofa sa tabi nito. Si Tristan na naman ba ang dahilan? Ngumisi ito sa kanya at nilapit pa ang mukha na para bang may kainteresado siyang sasabihin dito. Bumuntong hininga siya at tinulak ang mukha nito. Para kayong kambal. Layo, ang baho mo. Nanlaki ang mata nito at sinapo ang dibdib. Lagi mo na lang akong sinasaktan na gusta. That's my way to let you know that I love you, best friend. Ngisi niya, saka tumayo at nagtungo sa kwarto niya. Ngunit bago yon ay narinig niya ang pagbagsak nito. Nilingon niya ito at ganun na lang ang pagtawa niya nang mahulog ito sa sofa. Naiilin niyang iniwan ito at pumasok sa kwarto niya. Kinaumagahan ay maagang umalis si Augusta. Gusto niyang matapos na maaga ang trabaho niya sa araw na yon dahil may pupuntahan siya mamayang hapon. Good morning, babe! Natigilan si Augusta sa pagpasok ng opisina nang marinig ang boses ni Tristan. Nanlalaki ang matang tinignan niya ang table nito at nakita itong kumakaway sa kanya. Iyon yata ang unang beses na maaga itong pumasok. Pinaseryoso niya ang mukha at tinaasan ito ng kilay. Ano naman ang good sa morning? Eh, mukha mo agad ang nakita ko. Salubong ang kilay na saad niya at inirapan ito. Kay aga-aga ang sungit mo na. Hindi ba pwedeng mamaya na lang? I want to hear you saying good morning to me too. Nakangusong saad nito at bagamat inirapan lang ito ni Augusta. I don't want. Ang damot mo. Mas lalong tumaas naman ang kilay niya. Alam ko, sa sobrang damot ko, hindi mo makukuha ang gusto mo sa akin. Bakit mo ba ako kinakausap? Doon ka na nga sa far away. Tumalikod na siya at nagtungo na sa table niya. Ha? Hindi man ngayon,
pero sisiguraduhin kong makukuha din kita. Magiging akin ka, Augusta Celestino. Nakangising sa ad ni Tristan na siya lamang ang tanging nakakarinig. Ngunit mukhang narinig ni Augusta ang pagbulong niya, kaya nilingon siya nito na salubong ang mga kilay. May sinasabi ka ba? Narinig kong may binubulong ka dyan. Umiling-iling si Tristan at tinignan siya. Bahagyang nailang naman si Augusta, ngunit hindi niya iyon pinahalata. Do you want coffee? Ayoko. Lagyan mo pa yan ng lason. Matamis na ngumiti si Tristan. Hindi lason ang ilalagay ko. Mas gusto ko yung gayuma. Sa sobrang sungit mo at manhid mo, hindi mo maramdaman ang nararamdaman ko sa'yo. Naiiling nitong saat. Natigilan si Augusta. Inaamin niya may epekto ang sinabi nito sa kanya. Hindi nga lang niya mapangalanan, ngunit nababatid niya na inis na yon. May meeting tayo mamaya. Tungkol saan ba ang pag-uusapan? Ngayon ka lang nagpatawag ng meeting sa lahat ng empleyado. Mataray na saad pa niya. Nakangiting nakatingin lang naman sa kanya ang binata. Oh, that? Pagpapaparty ako para sa mga empleyado dahil sa kasipagan nila. Kung hindi dahil sa kanila, hindi uunlad ito kumpanya. Matagal ko na itong pinag-iisipan. Ngayon lang talaga nabigyan ng pagkakataon. Umawang ang labi ni Augusta nang marinig iyon sa binata. Hindi niya yon inaasahan, kaya hindi na siya agad nagawang makapagsalita. What do you think? Tanong pa nito. Babe! Ha? Napabalik siya sa wisyo nang tawagin siya nito. Pero ilang minuto lamang ay tinaasan niya ito ng kilay. That's good idea. Hindi ko inaasahan na gagawin mo yan. Masaya ka ba dun? Are you going to the party, right? I won't go without you there. Saad nito na lalong kinataas ng kanyang kilay. You will do that the party because of your employees, not because of me. Nope, you are the reason why I will do that. Lagi ka na rin babad sa trabaho mo, na hindi ko nakikita na nagpapahinga ka. Kaya pupunta ka, pupuntahan kita sa bahay mo kapag hindi ka pupunta. Tapos sa bahay mo tayo magpa-party, tayong dalawa lang. Tinaas baba ni Tristan ang kilay nito. Pigil na pigil ni Augusta ang batukan ito. Hindi talaga niya inaasahan ang mga pinagsasabi nito. Kung hindi lang niya alam na babaero, ay naniwala na siya sa mga sinasabi nito. Ang ama nito ang nakikwentuhan sa kanya tungkol sa anak nito. Papunta na ako. Huwag kang mag-alala. I am the one of your employees, so not just a simple employee. Magtrabaho ka na nga lang dyan. Tumayo siya at nagtungo sa pinto. Sasabihan ko ang mga empleyado tungkol sa meeting mamaya. Hindi na niya hinintay pa na sumagot ito at umalis na. Nagtungo siya sa isang kwarto kung saan katabi lamang ng opisina ng binata. Naroon ang mga devices nila at maraming TV kung saan konektado sa mga CCTV na hindi lingid sa kaalaman ng mga empleyado. Kinuha niya ang isang mini microphone na konektado naman sa mga maliit na speakers sa bawat sulok ng kumpanya. Sobrang excited ako para sa party sa Sabado. Magsusuot ako ng magandang damit. Nandun si Mr. Trevelyan yan eh. Ako din. Samahan mo akong bumili ng dress sa mall mamaya ah. Ano kaya ang pumasok sa isip ni Mr. Trevelyan at nagpa-party sa atin? Ang bait niya at ang gwapo pa. Napabuntong hininga si Augusta nang marinig ang bulungan ng mga empleyado kaliwat kanan. Pagkatapos ng meeting ay iyon na ang naririnig niyang pinag-uusapan buong maghapon. Babe, uwi ka na. Hindi ka mag-overtime ngayon. Kain muna tayo. Hinabol ni Tristan si Augusta na kinatigil niya sa paglalakad. Ang ibang empleyado naman ay napatigil din na makita si Tristan. Alam ng mga empleyado noon na gusto ni Tristan si Augusta, ngunit alam din nila na ayaw ng dalaga sa binata. Oh, he's doing it again. They are so bagay talaga. Ang swerte ni Miss Augusta. Gusto siya ng pinakagwapo nating boss. Mukhang narinig ni Tristan ang huling nagsalitang iyon. Dahil nilapit pa lalo ng binata sa kanya ang mukha nito. Kahit sila nagsasabi na bagay tayo at maswerte ka sa akin. Tumangu-tangu siya. Ngunit masungit na tinitignan ang binata.
pero malas mo. Dahil hindi kita gusto. Alis? Napapailing na lang ang mga nakarinig. Kung anong sipag ni Tristan na habul-habulin siya, ay siya namang sipag ni Augusta na basti din siya at sungitan. Bagamat hindi pa rin maiwasan ng iba na kiligin sa dalawa. Dumating ang araw ng party at walang gana si Augusta. Kung hindi lang tumawag si Tristan sa kanya, ay pinaalala na kapag hindi siya pupunta, ay sa bahay niya sila magpa-party na dalawa. Nakakainis? Sarap mong itapon sa Pacific Ocean, Tristan. Abnoy, Trevelyan. Sigaw niya at pinagsisipa ang unan at kumot sa kanyang kama. Mas gusto pa niya magpahinga kaysa sa mga party-party na yan. Wala naman siyang sweldo dyan. Inis siyang bumangon at tinignan ng dress na nakahanger sa labas ng closet. Si Mariel ang pumili at naglagay nun doon. Sinamaan pa niya yon ng tingin na para bang iyon ang pinakapangit na bagay na nakita niya. Hindi niya hilig mag-dress, lalo na at sobrang sexy ng pinili ni Mariel. Kitang-kita ang makinis na likod niya kapag sinuot niya yon. Sobrang hapit sa katawan niya at hanggang kita niya lang ang haba noon. Augusta, may gwapo kong bisita. Napatingin siya sa pinto nang kumatok doon ang kaibigan. Kumunot ang noo ni Augusta. Alam agad na si Tristan yon. Sabihin mo wala ako. Babe, I heard you. Umirap siya. Mabuti at hindi ka bingi. Umuwi ka na dahil wala ako. Mahinang natawa si Tristan kaya lalo siyang nairita dito. Come on, babe. Get ready. Ang aga-aga, Tristan, ha? Ang aga-aga pa. Tumayo siya at binuksan ng pinto. Sinamaan niya ito ng tingin, saka siya namaywang. Mukhang nagulat ito sa biglaan niyang pagbukas ng pinto. Sinisira mo ang araw ko. Boses mo pa lang, naiirita na ako. Hindi ito sumagot. Nakita ni Augusta ang gulat pa rin nito hanggang sa nakita niyang bumaba ang paningin nito sa kanya at bahagyang namula. Nang umiwas ito ng tingin ay nangunot ang noo niya. Babe, go back inside. Please, huwag kang bigla-biglang lumalabas na ganyan ang suot mo. Paano kung masamang tao ako? And it's already 3 p.m. Habang nagsasalita ito ay dahan-dahan na bumaba ang paningin ni Augusta sa katawan niya. Nanlaki ang mata ni Augusta nang makitang bakat ang kanyang dibdib sa nightie na suot niya. Sobrang nipis ng pantulog na yon. Mabilis niyang tinakpan ang dibdib at namumulang tinignan si Tristan na matalim ang tingin kung saan. Pumasok ka sa loob, Augusta! Inis na asik nito na kinayuko niya. Nakakahiya. Nakita nito ang dapat na hindi nito makita. What are you staring at? Go back inside and change your clothes, babe. Hinawakan Tristan ang balikat niya at hinirap siya sa pinto. Bahagyang tinulak papasok at mabilis na sinira yon. Ihintayin kita dito. Take your time. Magpaganda ka para sa akin. Sira ulo. Hanggang sa pagligo ay ramdam pa rin ni Augusta ang pamumula ng kanyang muka. Saktong paglabas niya ng banyo ay siyang pagpasok ni Mariel na nakangisi sa kanya. Hindi niya napansin kanina na wala na itong lumabas siya para harapin si Tristan. Grabe, ang gwapo talaga ng boss mo. Ayaw mo ba talaga sa kanya? Akin na lang, okay? Anong okay? Nakasimangot na saad nito. Nagkibit balikat si Augusta. Okay, sa'yo na siya. He's not mine naman eh. Makipag-agawan ka na lang din sa ibang babae. Hati-hatiin niyo kung gusto niyo. Sa dami niyo nag-aagawan sa kanya, hindi ko na alam. Hindi ko na alam kung ilang hati. Oh my! You're so brutal! Hinampas siya ni Mariel na kinatawa lang niya. Tinuro niya ang dress. Wala ka na bang ibang dress? That's so revealing, Mariel. Wala na. Yan na nga lang ang mas okay sa mga damit ko. Hindi mo pa ba nakikita yung iba? Kapag nakita mo, sigurado kong yan din ang pipiliin mo. Huwag ka nang choosy dyan. Maraming magagandang empleyado doon. Kaya dapat, angat ka. Hindi na siya nakapagsalita dahil sunod-sunod na ang pagsasalita ni Mariel. Ni hindi na siya makasingit. That's so revealing, babe. It's good to you. You look gorgeous, but there's so many guys in the party. Hindi ka pwedeng, shut up, Tristan. Kanina ka pa. Naiiritang binalingan ni Augusta si Tristan
habang naglalakad papasok ng isang villa kung saan ang malaking bahay ni Tristan. Doon ginanap ang party. Dahil sa dami nila, ay kinailangan malaki ang venue nila. At mula nang makita ni Tristan ang suit niya ay nag-aalboruto na ito. Paulit-ulit na sinabi ang bagay na yon at pilit pa nitong pinapasuot sa kanya ang suit nito. Babe, ngumuso ito at hinirangan siya. Napabuntong hininga si Augusta. Para tumigil ito ay kinuha na lamang niya ang suit nito at sinuot. There, happy now? Ngumiti si Tristan at hinawakan ng kamay niya na kahit anong hila niya ay hindi nito binibitawan. I'm very happy, babe. You look even more gorgeous wearing my suit. Mas bagay pa nga sa'yo ang mga damit ko. Pero siguradong mas bagay sa'yo kapag suot mo ang trahe de boda habang naglalakad papalapit sa'kin sa harap ng altar. Ngumisi si Tristan sa kanya at hinagkan ng kamay niya. Nanlaki ang mata ni Augusta. Dahil sa pagiging okupado ay hindi na malaya ni Augusta na nakapasok na sila sa loob. Cheers! Binangga ni Augusta ang baso niya sa baso ni Tristan at inasahang tungga ang alak niya. Napangiwi siya nang kumalat ang paitnon sa lalamunan niya. Bahagya pa siyang napahawak sa ulo ng mahilo. Naiiling si Tristan at pinigilan siya sa akmang magkuha na isa pang alak. Kanina pa siya umiinom at sigurado siyang lasing na talaga siya. Kanina pa rin siya pinipigilan ni Tristan bagamat matigas ang ulo niya. Medyo lasing na din ang binata, ngunit kaya pa nito at nakapag-isip pa naman ng tama na hindi ng tulad niya. Gusto ko pang uminom! Hinawi ni Augusta ang binata. Napalabi si Tristan at hinapit ang baywang niya palapit sa katawan nito. Naramdaman ni Augusta ang ilong ng binata sa kanyang pisngi. Ilapit mo pa ng isang beses ang basong may alak sa labi mo, hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo. Bulong nito, walang pakialam na may nakakakita sa kanila. Ngumuso siya. Bakit ka pa nagpa-party kung pagbabawalan mo naman akong uminom? I said, drink moderately. Hindi ko sinabing lunurin mo ang sarili mo sa alak. Hindi ka uuwi ngayon, dito ka matutulog. Mabilis na napatingin si Augusta sa kanya na kinataas ng kilay ng binata. Mas lalong gumanda sa paningin niya si Augusta, ngayon dahil lasing ito. Naiiling siyang hinaplos ang pisngi nito. Mariin itong umiling. Ayaw ko nga, uuwi ako. Ayaw kita kasama. Why? Sa ayaw ko eh. Baka gapangin mo ko. Malambing na saad nito. Natuwa si Tristan. Augusta is cute when she's drunk. I won't do that. Baka ikaw ang gagapang sa akin. Lasing ka. Natigilan si Augusta at inirapan siya. Ganun ba yun? Nalilitong tinignan niya ang binata. Kapag lasing ako, gagapangin kita? Bakit? Hindi ko naman ginapang si Mariel nung nalasing kami. Because she's a woman too. Well, half human and half alien, okay? Habang nagsasalita si Tristan, ay dahan-dahan na kinuha ni Augusta ang bote ng alak at mabilis itong tinungga. Gulat at napatingin sa kanya si Tristan hanggang sa nilayo nito sa kanya ang bote. Kunot ang noo pang tinignan siya pagkatapos. That's it! You're a hard-headed woman! Napatili si Augusta nang buhatin siya ni Tristan. Napahawak pa siya sa bibig nang maramdaman na para siyang nasusuka. Mabuti sana kung binuhat siya nito ng maayos. Ngunit ang sira ulo niyang boss ay binuhat siya na para bang nagbubuhat ito ng isang sakong bigas. Kung hindi lang dahil sa suit nito, ay masisilipan talaga siya. Tristan! Nasusuka ko! Ibaba mo muna ako! Hindi ito nakinig sa kanya. Mariin niyang ipinikit ang kanyang mga mata at bahagyang kumalma. Pagpasok ay agad siyang binaba ni Tristan sa kama. Anong gagawin mo? Bulong ni Augusta. Hawak na ang ulo. My head is spinning, Tristan. This is your fault. Paninisi pa niya dito. Mahinang natawa si Tristan at pinatakan ng halik ang noo niya, ilong at gilid ng labi niya. Ngunit dahil sa ginawa nito ay nakaramdam si Augusta ng kakaibang init sa kanyang katawan. Bahagyang gumalaw siya kaya natigilan at naramdaman ang bukol sa ibabang parte ng katawan niya. Tristan! Mahinang bulong niya at takmang ipapalibot ang braso sa leeg nito nang umalis si Tristan mula sa itaas niya.
Bumangon ito at kinumutan siya bagamat mabilis na hinila ni Augusta ang kamay niya, dahilan para bumagsak ito sa ibabaw niya. Augusta, stop it! Umiling-iling si Tristan. No! Hinila ni Augusta ang batok niya at hinalikan ng binata na kinalaki ng mata nito. Gustong pigilan ni Tristan ang dalaga, ngunit alam niyang masasaktan nito. Mariin niyang ipinikit ang mga mata at sinabayan ng labi ng dalaga. Hanggang sa pareho na silang hubot-hubad na. Nagising na lamang si Augusta na masakit ang kanyang katawan. Dumagdag pa ang mabigat na nakadagan sa kanya. Kumunot ang mata niya nang may makapasyong matigas at marinig ng isang pamilyar na boses. Continue doing that, babe. Baka makalimutan mong masakit pa ang katawan mo. Mahinang saad nito. Mabilis na napamulat ng mata si Augusta at napatingin sa taong yakap-yakap niya. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang inaantok na mata ni Tristan habang nakatingin ito sa kanya. Napabangon si Augusta matapos itong itulak, bagamat iyon yata ang maling ginawa. Napaigik siya dahil sa sakit ng kanyang buong katawan, na lalo na sa pang-ibabang parte ng bahagi ng kanyang katawan. I really like your tits, babe. Ridig niyang saad ni Tristan kaya natigilan siya. Doon niya napagtanto na nakalantad ang katawan niya sa harap nito dahil sa biglang pag-upo niya. Inis na binalingan niya si Tristan. Maluhaluhang hinampas pa ito. Anong ginawa mo sa akin? Kinuha mo ang puri ko? Masakit ang katawan ko, sira ulo ka. Panindigan mo ko, ipapakulong kita. Isusumbong kita kay Mr. Trevelyan. Anak ka ng nanay mo? Umiiyak na sigaw niya. Bahagyang napaigik nang muling sumakit ang pagitan ng hita niya. Kinuha niya ang unan at pinaghahampas ito. Masakit? Masakit yung gitna ng hita ko! Tarantado kang lalaki ka! Nakangusong pinigilan ni Tristan ng kamay niya at hinila siya sa katawan nito. Don't worry, babe. Kahit hindi mo sabihin, paninindigan kita. Kahit wala pang nangyari, palagi kitang paninindigan. Hinaplos nito ang buhok niya. Pero pwede bang panindigan mo rin tong naramdaman ko sa'yo? Umawang ang labi niya sa sinabi nito. Ah, ano? Tumitik sa kanya si Tristan at umiling. Ang ganda mo pala sa umaga. Ito ang gusto kong makita araw-araw, babe. Ikaw na nasa tabi ko at yakap-yakap ko hanggang sa pagmulat ng mga mata mo. You wish! Asik niya. Umalis siya sa taas nito at tinampal ng dibdib ng binata. Sinamaan pa niya ito ng tingin at nagpatulong papunta sa banyo. Hanggang doon ay paulit-ulit niyang sinabi na panindigan niya ito, lalo na kapag nararamdaman niya ang kirot sa pagitan ng kanyang hita. Hindi naman talaga siya seryoso sa bagay na yun. Kaya hanggang sa pag-uwi niya sa bahay niya ay buhat pa siya ng binata. Ngunit pagkatapos noon ay ayaw na nitong umuwi. I will stay here. Babantayan kita hanggang sa gumaling ka. Saad nito at nakaupo sa gilid ng kama niya. Tinutuon ng anito nito dahil hindi ito umalis sa tabi niya hanggang sa gumaling siya. Ayoko niyan, Tristan. Bumalik ka na nga sa trabaho mo. Huwag mo na akong guluhin pero ang sabi mo, gusto mo ng kape. Kumunot ang noo niya. Yes, pero hindi ko sinabi na gusto ko ng gatas. Inosenteng tinignan naman nito ang hawak na baso. Babe, this is more great than coffee. Sige na kasi, ito na lang. I'm not baby nga. You are my baby. Oh, I thought I'm your babe. Nakataas ang kilay na saad ni Augusta. Mapangiti si Tristan at tumango-tango. Yeah, you're right. Ibibigay ko na lang to sa empleyado sa labas. Natigilan si Augusta. What? Bakit mo ibibigay? Nagtakang tinignan siya nito. Because you don't want this. Imbis na masayang, ibibigay ko. Inis na tinuro ni Augusta ang gilid ng mesa. Ilagay mo nga yan dito at bumalik ka na sa trabaho mo. Iinumin ko yan. Lalong lumaki naman ang ngiti nito kaya napabuntong hininga si Augusta. Masayang nilapag ni Tristan ang baso sa mesa niya at bumalik sa mesa nito. Pero napapansin niya mula sa gilid ng mata niya ang pagtitig nito sa kanya. You're so gorgeous, babe. Biglang nagsalita ito. Humugot ng malalim na hininga si Augusta. Alam niyang simula nung may nangyari sa kanila ay may nagbago na.
Habang kasama niya si Tristan sa bahay niya, ay doon lumala ang kakaibang nararamdaman niya. Ngunit pilit niya itong ini-ignore. Sobrang maalaga si Tristan sa kanya. Talagang tinupad at ginawa nito ang sinabi niyang pananagutan siya. Hindi ko naman inaasahan na totohanin niya ang birong yon. Hindi naman ako seryoso doon. Dala lamang ng inis ko. Akala ko din kasi ay hindi niya papatulan yun pero mas mukhang pabor pa sa kanya yun. Mahinang saad niya. Ah, I really like you, Augusta Celestino. Wala ka ba talagang planong sagutin ako, babe? Maya-maya ay umiling ito. Pero mukhang ayos na din ako sa setup na to. Bumabait ka na sa akin. Ano bang nagustuhan mo sa akin? Kung tutuusin, wala namang kagusto-gusto sa akin. Sa dami ng babaeng magaganda at sexy na nagkakagusto sa'yo, ayokong paniwalaan na sa akin ka lang nagkakagusto. I have nothing to proud of. No special about me. So bakit, Tristan? Kasi kung ako, mas paniniwalaan ko na nanggo-good time ka lang o pinaglalaroan mo lang ako dahil gusto mong maghigante sa mga ginawa kong pagsusungit sa'yo. So it's really hard for me to believe that you're in love with me. Mahabang saad niya at kunot na noong tinitingnan to. Tumayo si Tristan at bahagyang lumuhod sa harap niya. Hinawakan ng kamay niya. Napatingin naman siya doon kasabay noon ay ang malakas na pagtibok ng puso niya. Alam mo kung bakit ikaw at hindi sila? Dahil tanging ikaw ang kaya magparamdam sa akin nito, Augusta. Nilapat ni Tristan ang kamay niya sa dibdib nito. Oo nga, at mas maraming mas maganda at sexy sa'yo. Pero anong magagawa ko kung sa'yo lang gustong tumitig tong mga mata ko? Sa'yo lang titibok ang puso ko ng ganito. At huwag mong sabihin na walang special sa'yo dahil buong pagkatao mo ay special para sa akin, babe. Hindi magawang alisin ni Augusta ang paningin niya sa binata. Tumaas ang isang kamay niya at hinaplos ang pisngin nito. Nagulat pa ito pero hindi naman inalis ang kamay niya. Gusto kong maniwala, Tristan. Pero natatakot ako. Bumuntong hininga siya at inalis ang kamay niya. Umiwas ng tingin dito. Hirap paniwalaan ang mga salita ng tao, lalo na tungkol sa pag-ibig. Dahil minsan na din akong nagtiwala sa mga magulang ko. Pero sa huli ay iniwan lang din nila ako. Kinuha niya ang papeles. Magkatrabaho na ako. Tumayo si Tristan. Narinig niya ang paghugot nito ng hininga. Then, hayaan mo lang ako, babe. Hayaan mo kung patunayan sa'yo ang nararamdaman ko. Na hindi lang ako puro salita. Gagawin ko ang lahat para maniwala ka na iba ko sa kanila. Tumalikod na ito at bumalik sa mesa nito. Napayuko siya. You better prove that I'm wrong, Tristan. Na iba ka nga sa mga magulang ko. Bulong niya. Tahimik na sila nagtatrabaho. Pinokus na lang ni Augusta ang sarili sa trabaho niya ngunit minsan ay napapasulyap din kay Tristan. Pero nagtatagpo pa ang paningin nila pero mabilis siyang umiiwas. Let's eat outside, dyan sa restaurant sa tapat ng building. Napaangat ng tingin si Augusta nang magsalita ang binata. May cafeteria naman dito sa kumpanya mo ah. Saad niya. Ayoko. Gusto kitang masolo eh. Sige na babe. Napakuyom ang kamay niya sa kanyang hita at mariin ay pinikita mga mata. Sa sobrang bilis ng tibok ng puso niya, kaya nang hindi na makaya ay pinakpok niya ito. Hey! Hey! What are you doing? Stop that! Masasaktan ka! Hinawakan ni Tristan ang kamay niya para pigilan siya. Mangiyak-ngiyak niya itong tinignan. Ayaw tumigil, Tristan. Ang lakas ng tibok niya. Kasalanan mo to. Asik niya. Ha? Huh? Gulat pa nito. Nahampas tuloy siya. Kasalanan mo to. Tulala ito sa kanya pero maya-maya ay nakita niya ang pagpigil nito ng tawa. Malakas ang tibok ng puso mo dahil sa akin? Tumango siya at sinamaan ito ng tingin. Kailan pa? Doon natigilan si Augusta, nahimasmasan dahil sa tanong nito. Napalunok siya at hinila ang kamay mula dito. Mabilis niyang kinuha ang cellphone, saka tumayo. Kakain tayo sa restaurant, diba? What are you waiting for? Let's go, I'm hungry na.
nauutal na saad niya at naunang lumabas ng opisina nito. Muntik na siya doon. Bakit ba niya sinabi ang tungkol sa pagtibok ng puso niya? Ayaw niyang malaman nito na unti-unti na niyang nagugustuhan ito. Hindi pa ngayon. Date tayo bukas? Napatalon siya sa gulat nang akbayan siya ni Tristan. Ngunit hindi niya yon pinahalata sa binata. Bahagyang siniko niya ito. Iyang kamay mo, puputulin ko yan. Bakit? Nakapatong nga lang yan. Wala pa naman akong ginagawa, babe. Nakangising saad nito. Hindi nila pinansin ang mga empleyado na nakikiosyoso sa kanila dahil busy si Augusta sa pagtanggal ng braso nito sa balikat niya. Huwag mo akong gawing baboy. Tama na kasi ang paglagay, Tristan. Ang dami-dami na niyan eh. Inis na saad niya habang nakatingin sa plato niyang puno na ng pagkain. Kailangan mong kumain ng marami para may energy ka bukas. Kumunot ang noo niya. Hindi pa ako pumapayag. Huwag na, babe. Ako na muna ang magdedesisyon para sa'yo. Intindihin mo na lang muna yung malakas na pagtibok ng puso mo dahil sa akin. Ngumiti si Tristan sa kanya at nakalumbabang tinignan siya. Pareho tayo ng nararamdaman. Ah, ano? Hindi ah. Magkaiba yun. Huwag kang assuming. Irap niya at nagsimula ng kumain. Paano magkaiba? Parehong lumalakas ang tibok ng puso natin kapag malapit tayo sa isa't isa. Ah, shut up! Tinakpan niya ang bibig nito at sinamaan ng tingin. Ngunit nanlaki ang mata ni Augusta nang maramdaman ang pagdila ni Tristan sa kamay niya. Mabilis niya itong inalis. Ang bastos mo! Why did you lick my palm? Asik niya na pinandilatan pa ito. Ang bango kasi, babe. Wala talagang preno ang bibig nito. Kumain ka na nga lang dyan, ang dami-dami mong alam. Inis na pinunasan niya yung tissue. You are so ew! Makaiw ka naman dyan, parang hindi mo naman natikman ng laway. Hinampas niya ito at tumingin sa paligid. Tristan Trevelyan, ano ba? Maraming tao. Yung bibig mo ah. Natatawang nagkibit balikat ito at muli siyang pinagsilbihan. Bumuntong hininga si Augusta sa lubong ang kilay na kumakain lang. Lumipas ang araw at linggo ay ganun pa rin talaga ang binata sa kanya. Sumobra lang ito sa pag-aalaga sa kanya. Naging OA ang pagiging sweet nito, gusto lang laging nilalambing siya. Where's my milk? Pagdating pa lang niya sa opisina ay iyon agad ang bungad niya dito. Minsan nga ay nalilito na siya sa ibang empleyado kung sino ba ang totoong boss. Dahil hanggang sa labas ay sobrang clingy at maalaga ang binata. Lahat ng sinasabi niya ay masayang sinusunod nito. Gustong gusto ni Tristan yon. Nabibigyan niya daw ito kasi ng atensyon. Sira ulong lalaki. Babe, kala ko ba ayaw mo ng milk? Tinaasan siya nito ng kilay. Did I say that, Tristan? My milk! Natatawang tumayo ito. Hinapit ang baywang niya at hinagkan siya sa noo. Oo na, ipagtitimpla na kita. Nagsusungit ka na naman. Ninakawan siya nito ng halik sa labi bago nagtungo sa mini kitchen niya doon. Hindi naman siya umangal. Bumuntong hininga siya at naupo sa table niya. Nilipat niya ang mga papeles sa kabila sa kasya na kapalumbabang tinignan ni Tristan. Tristan? Bahagya siyang nilingon nito. Yes, babe. Do you need something? Cute na tumango siya. Gusto ko ng santol. Pwede mo ba akong ibili? Naglakad si Tristan patungo sa kanya at nilapag ang gatas niya. Habang tumatagal, ay nakikita ni Tristan ang pagbabago kay Augusta. Hindi na ito tulad noon na lagi siyang sinusungitan. Ngayon ay para itong maamong tuta. Gusto niya ang ugaling yon ng dalaga. Mas lalo pa niya itong nakikilala. Santol, maaga pa babe. Baka sumakit yung tiyan mo. Tumalim ang titig nito sa kanya. Ayaw mo akong bilan? Ayaw mo na sa akin? Santol ang gusto ko. Pinagdadamutan mo ko. Sigaw nito na kinagulat ni Tristan. Pero nitong nagdaang araw ay parang nag-iiba ang ugali nito. Paiba-iba ang mood. Hinawakan ni Tristan ang kamay niya sa kahinagkan. Fine, fine. Just calm down, babe. Magpapabili ako. Matigas na umiling-iling siya. Ayoko. Gusto ko ikaw ang bumili. I won't eat kapag hindi ikaw ang bumili. Okay, I will buy it. Nakangiting saad nito. Bago lumayo ay umisa na naman ito sa kanya. Ninakawan siya ng halik. Tristan?
Tawag niya bago ito makalabas. Nilingon siya ng binata. Pwede, bili mo din ako ng manggang hilaw? Tapos baguhong din sana. And, oh, I want to tell her for my santol. Habang sinasabi yun ng binata ay talagang naglalaway siya. Ngumuso siya at tinignan ang binata na nakatitik sa kanya. Please, bilan mo ko. Bilisan mo, gusto ko nang kumain nun. Okay, bibilisan ko. Stay here, okay? Huwag kang aalis dito. Sabi nito kaya tumangutang mo siya. Nang umalis si Tristan ay doon naman siya nakatanggap ng tawag mula kay Mariel. I'm here in the lobby. Saan ka ba? Andito na ang pinabili mo. Bungad nito. Humugot ng malalim na hininga si Augusta. This is it. Para matahimik na siya ay kailangan niyang gawin yon. Nasa fourth floor, sa opisina ni Tristan. Come here fast, baka bumalik na si Tristan. Ilang minuto ay nandun na nga si Mariel at agad na binigay sa kanya ang pregnancy test. Mabuti at naisipan mo nang gawin to. Sigurado naman ako sa resulta pero kailangan pa rin nating siguraduhin pa. Go and do it! Turo ni Mariel sa banyo. Humigpit ang pagkakahawak niya sa pregnancy test. I'm scared, Mariel. Paano kung buntis ka nga? Tumango siya at napayuko. Pili tinatago ang pamamasa ng luha. Oo, paano kung buntis nga ako, Mariel? Paano na? Gumawi si Mariel. Eh di ba giging ninang na ako? Like, duh, girl! Hindi mo naman siguro iniisip na hindi ako ilalagay bilang ninang niya? Inis na hinampas siya nito. Hindi nga kasi yun, Mariel. Bakit ba? Anong problema kung buntis ka? Ginusto mo yan. Bumukha ka at umungol sa sarap nang gawin niyo siya. At huwag mong iisipin na itago siya sa ama niya, Augusta. Sabi nito. Umiling siya. Wala sa plano kong itago siya kung sakaling buntis nga ako. Wala din naman akong pakialam kung paninindigan ako ni Tristan o hindi. Kaya ko namang buhayin ang anak ko. Anong problema mo? Bakit natatakot ka? Tanong nito. Hinaplos ang balikat niya. I'm here, Augusta. Kahit anong mangyari, andito lang ako sa tabi mo. Kaya sige na please. Excited na akong malaman ang resulta. Tumangutang mo siya at pumasok sa banyo. Ginawa niya ang nakasulat sa likod na lalagyan na yon. Sobrang bilis ng tibok ng puso niya habang hinihintay ang resulta. Kagat-kagat niya ang kamay at pabalik-balik habang pasulyap-sulyap siya sa pregnancy test. So ano na? Are you done? Papasok na ako. Rinig niyang nagsasalita si Mariel kaya binuksan niya ang pinto. Tinuro niya ang pregnancy test. Ikaw ang tumingin. I can't do it. Excited na lumapit si Mariel at tinignan to. Matagal itong tumitig doon na kinakaban niya hanggang sa tumili ito. Mabilis na niyakap siya. OMG! Congratulations, friend! I'm ninang na! I need to go to shopping later. Bibili ako ng mga damit niya. Tilipan ito. Natulala si Augusta. Sunod-sunod na tumulo ang mga luha niya. Napahawak siya sa kanyang tiyan. I have baby in my womb. May baby na ako, Mariel. Niyakap niya ang kaibigan sa sobrang saya. Yes, Augusta. I'm so happy for you. Yakap-yakap lang nila ang isa't isa hanggang sa marinig nila ang pagbukas ng pinto kasabay ang boses ni Tristan. The baby's father is here na. Gora na ako, amiga. Pupunta na ako ng mall. Nagbeso sila saka ito umalis. Oh, alien! What are you doing here? Gulat na tanong ni Tristan sa kaibigan niya. Don't call me alien nga. Hindi kita papatulan ngayon dahil masaya ko. Puntahan mo na nga yung babe mo sa banyo. Umiiyak yon. Saka ito lumabas. Natigilan si Tristan. Walang sali-salitang tinakbo nito ang banyo. At doon nakita si Augusta na tahimik na umiiyak. Babe, what happened? Why are you crying? Niyakap nito ang dalaga at hinagkan ng ulo nito. Yumakap si Augusta pabalik. Humigpit ang pagkakahawak niya sa pregnancy test. Tulad ng sinabi niya ay wala siyang planong itago yon. May karapatan din naman ito na malaman na anak din naman nito ang batang dinadala niya. At hindi niya ito pinipigilan na panindigan siya. Dahil kung gusto nito ang anak nila, kahit hindi na niya sabihin ay kusa nitong paninindigan yon. Tristan. Yes, I'm here, babe. Bahagya siyang lumayo. Nakayukong binigay niya dito ang pregnancy test. I'm pregnant. Natahimik ito. Nang hindi maramdaman ni Augusta na kinuha ni Tristan, ay napaangat siya ng tingin.
Nakatitig lang ito sa kanya. Nakaawang ang labi. Sinasabi ko ito dahil alam kong deserve mo na malaman. Hindi ko hinihiling na panindigan mo to. Dahil kaya ko namang alagaan ang anak ko. Nang ako. And do you think I will let that happen? That's my baby too. I'm the father, Augusta. Paano mo nasabi na hindi ko paninindigan ang pagbubuntis mo kung yun naman talaga ang gusto ko? Pinanindigan kita nung may nangyari sa atin. Ngayon pa kayong buntis ka sa anak ko? Hindi ako tulad ng ibang lalaki dyan. You and the baby is mine. Akin lang kayo, babe. Seryosong saad ni Tristan na kinatitig ni Augusta. Maya-maya ay nagsalubong ang kilay niya. Why I feel that? Parang sinasadya mo talagang mangyari to. Ang buntisin ako. You planned this. Ako sa niya. Akala niya ay ikakailaan nito yon. Ngunit nilaki ang mata ni Augusta nang magkibit-balikat ito at hinapit ang baywang niya. Of course, babe. Hindi kita makukuha kung hindi kita pupunlaan. Nilahat ko na para wala ka ng kawala. Natahimik ito sandali hanggang sa napamura ito. I'm gonna be a dad, babe. Magiging daddy na ako! Napangiti si Augusta at mahigpit na niyakap si Tristan. Masaya akong nalaman na masaya ka at hindi mo tinakbuhan ang responsibilidad mo bilang ama ng anak natin. Salamat sa pagtanggap agad sa kanya. Hindi lang ako masaya, babe. Sobrang saya ko. Thank you for not hiding it from me. I know many guys na tinaguan sila ng anak ng partner nila. So thank you for not doing it. Hinagkan ni Tristan ang noo niya at labi ng patingalain niya ito. I love you so much, Augusta. Muli siyang tumango at sinubsob ang mukha sa dibdib nito. Hindi niya sinagot ang huling sinabi nito. Pero ramdam niyang sobrang pula ng mga mukha niya. Hindi niya alam kung naririnig ba ni Tristan ang tibok ng puso niya sa sobrang lakas noon pero hinihiling niyang hindi. Hello, Camelia. Please inform other to go home. I'm happy right now. I'm gonna be a dad. You know? So, pauwiin mo na lahat ng empleyado. Don't worry, may sweldo pa rin naman kayo. I will also give a bonuses to all of you. Yes, thank you! Nang marinig iyon ni Augusta, ay napaangat siya ng tingin. Nanlalaki ang mga mata. Anong? No work for today, babe. Iuuwi na kita para makapagpahinga ka. Di ka pwedeng mapagod. Tomorrow, we will meet your obigaine, okay? I need to know kung ano ang pwede at bawal sa inyo ni baby. And also your vitamins. Hindi na nagsalita si Augusta nang buhatin siya ni Tristan habang nagsasalita ito. Tango lang siya ng tango hanggang sa makita niya ang plastic sa mesa niya. Kuminang ang mga mata niya nang tinignan si Tristan. I want to eat. Give me that. Excited niyang sabi. Ang paningin niya ay sa santol ay mangga na hilaw. Nakangiting tumango si Tristan. Babalatan ko muna. Stay here. Bilisan mo. Yes, Madam Babe. Asikasong asikaso si Tristan sa kanya. Nang umuwi sila ay hindi siya dinerecho ng binata sa bahay niya kundi sa bahay nito. Umangal pa siya pero natigil lang nang sabihin na gusto nitong bantayan at alagaan sila ng baby nila. Walang kasama si Mariel sa bahay. Malulungkot siya doon. I can send my friend to your house para may kasama siya. Pagpuputol nito. Lalaki o babae? Napangiwi si Tristan. Lalaki? But he's harmless. Ayoko nga. Buntisin pa niya ng kaibigan ko tulad ng ginawa mo sa akin. Pinikot mo ko. Sigaw niya. Natawa ito. Pinisil ang ilong niya. You are so cute, babe. Wag nga. May milk, please. Masama ang mukhang sabi niya. Nilapag ni Tristan ang gatas niya at naupo sa harap niya. Nasa kusina sila at kumakain na naman siya ng santol na sinawsaw niya sa Nutella. Sa harap niya si Tristan at nakangalumbabang nakatingin sa kanya. After that one, tama na, okay? Masama ang sobrang pagkain yan, baka sumakit yung tiyan mo. Marahan na saad nito. Hindi na siya nagreklamo at tumango na lang. Pero hindi pa niya nauubos yon nang makaramdam ng pagkaantok. Nilapag niya yon at tinignan si Tristan. Tumayo naman ito at tumayo sa harap niya. Tinaas niya ang magkabilang kamay niya para buhatin siya nito. Agad niyang sinandal ang ulo sa balikat nito sa kanya pinalibot ang braso sa liig ng binata. Ganon din ang ginawa niya sa paan niyang nakapalupot sa baywang nito. I'm sleepy. Yes, babe, just sleep. Ako nang bahala sa'yo. Sleep tight. Babantayan kita. Habang naroon siya sa bahay ni Tristan ay todo asikaso ito.
ni ayaw nga siya nitong pagalawin. Pinagtatalunan nila yun pero natalo lang siya. Paulit-ulit nitong sinasabi na ayaw nitong mapahamak sila ng anak nila. O kung ano-anong rason para mag-guilty siya at hindi na lumaban pa. Tristan! Tristan kasi! Alas tres ng umaga nang nagising si Augusta na gustong kumain ng ice cream. Dahil katabi niya si Tristan ay ginising niya ito. Babe, what's wrong? It's so early. Hindi ka ba makatulog? Come here. Hinila siya ni Tristan kaya napahiga siya sa taas nito. Ngumuso siya. Tristan, gusto ko ng ice cream. Minulat nito ang isang mata. Inaantok pa talaga ito. Bibilang kita mamaya. No, I want to eat now. Maaga pa babe, hindi pwede. Hinaplos nito ang likuran niya. Sa sinabing ito ay naramdaman ni Augusta ang pamamasa ng kanyang mata. Napahikbi siya dahilan para matigilan to. Hinampas niya ang dibdib ng binata at pilit na lumayo dito. Hindi mo ba ako mahal? Ang pangit-pangit ko na kaya ayaw mo na akong bilan ng ice cream. May iba ka na? Ayaw mo na talaga sa akin. Sigaw niya. Sa linggo magkasama sila ni Augusta ay napapansin talaga ni Tristan na mabilis itong umiyak. Sa isang simpleng bagay ay umiiyak na ito. Ibang-iba ito sa dating Augusta na nakilala niya. Napapangiti na lang si Tristan dahil alam niyang dahil yon sa pagpubuntis nito. He find her cute. Gusto niya ang ganun na si Augusta. Plano na nga niyang buntisin ito pagkatapos. Baka kasi bumalik na naman ang kasungitan nito matapos manganak. Bumangon si Tristan at niyakap siya. Hey babe, that's not true. I love you so much, okay? At hindi ka pangit. Who said that? Ikaw kaya ang pinakamagandang babae na nakita ko at nakilala ko. Hinagkan ng binata ang loo niya. Okay, I will buy you ice cream na. May bukas pa naman sigurong convenience store sa gantong oras. Tinangalan niya ito at hinawakan ang damit nito. Talaga? Tumango si Tristan kaya napangiti siya. Pinunasan nito ang luha niya. Pinalibot niya ang braso sa liig nito. Sama ko. Okay babe, come on, wear your jacket. Mabilis niya itong sinunod saka siya muling yumakap dito. Sobrang clingy rin niya at sigurado siyang si Tristan ang pinaglilihian niya. Ayaw na ayaw niya kasing humihiwalay dito. Kahit papasok ito sa opisina ay buhat-buhat siya nito na parang bata. Ayaw naman siya pagtrabahuhin nito. Kaya naroon lang siya sa sofa at natutulog buong maghapon. May kinuha lang tong sekretarya na may asawa. Ayaw kasi niyang dalaga pa. Nagiging silosa na rin siya na gustong-gusto naman ni Tristan. Bakit kanya hinahawakan? Inis na sigaw niya sa binata. May kinausap silang investor kanina sa isang restaurant at kitang-kita talaga niya kung paano landiin siya ng babae kahit andyan siya sa tabi ng binata. Babe, we just shake hand. Shake hand? Hinawakan kanya sa braso. Shake hand lang sa'yo yun? Doon ka nalang sa kanya. Ayoko na sa'yo. Mangiyak-ngiyak na tinalikuran niya ito at akmang magtutungo sa kwarto nang yakapin siya ni Tristan mula sa likuran. Binuo ng mukha sa liig niya. Babe, I really like when you get jealous. Pero ayoko nitong mga sinasabi mo kapag nagsaselos ka. Ayokong pinamimigay mo lang ako sa iba. Are you really serious about giving me to them, hmm? Hinilikan pa nito ang liig niya. Hindi siya makapagsalita sa sinabi nito. Pero maya-maya habang iniisip na magkasama si Tristan at ibang babae, ay gusto niyang magwala. Tumulo ang luha niya at napahikbi. Kaya sasama ka na lang sa kanila? Galit na saad niya at masama ang tingin na tinignan ito. Umawang ang labi nito. Babe, I didn't say that. Stop crying please. Ayokong nakikitang umiiyak ka. Gusto mo ba maging sad din ang anak natin? Malambing na pinisil ni Tristan ang ilong niya at hinagkan ang magkabilang mata niya. Hindi ko kayo ipagpapalit sa iba. Matagal na kitang pinapangarap. Bakit ko sasayangin yun nang dahil lang sa ibang babae? Hindi kita pinangarap para lang ipagpalit at bitawan. Sobrang bilis ng tibok ng puso niya. Sumingot-singot siya at sinapo ang mukha ni Tristan. Dala ng kasiyahan na nararamdaman at hinilikan niya ito. Nagdala sa kanila sa luwalhatian. Nasa sala silang dalawa ng araw na yon nang sunod-sunod na tumulog ang doorbell ng bahay ni Tristan. Rest day ni Tristan kaya nasa bahay lang sila. Tumayo si Tristan at binuksan ang pinto. Humarap sa kanila ang isang magandang babae.
buhat-buhat ang isang sanggol. "Miss, do you need anything?" tanong nito. Tumapit si Augusta nang marinig ang tinawag ni Tristan na babae. "Hindi mo ako maalala? Pagkatapos na nangyari sa atin, hindi mo ako maalala?" Kunot noong saad ng babae na parehong kinagulat nila ni Tristan. "Why did you say that?" Nalalaki ang matang tanong ng binata. Nagulat si Tristan. Kinabahan na baka isa ito sa naging babae niya noong panahon na naglalasing siya lagi sa bar dahil sa problema niya sa pamilya nila. Niyuko ng babae ang sanggol sa bisig nito. May hawig nga iyon sa binata. Kitang-kita ang ebidensya sa mukha nito. "He's your son, Knight." Umiling-iling ang binata sa kamabilis na nilingon si Augusta na sunod-sunod ang pagtulo ng luha. Sinubukan niyang hawakan ito ngunit lumayo ito at hinawi ang kamay niya. "No! No! Don't touch me!" Umiling-iling siyang lumayo. "Babe! Wala akong alam sa sinasabi niya! Babe, please, hear me out! Ayoko! Ayaw kitang kausap! Ayaw na kitang makita!" Tinalikuran niya ito at bagamat niyakap siya ni Tristan at muling binuo ng mukha sa liig niya. Huwag mo akong hawakan! Don't leave me, babe, please! I'm not the father! Sigurado ako! I never did it without protection, so I know. I will DNA test the baby para malaman mong hindi talaga ako. Huwag mo akong iiwan, Augusta! Hindi ko kakayanin! Naramdaman ni Augusta ang pamamasa sa liig niya kaya natigilan siya. Nasasaktan siya. Natatakot na posibleng mangyari. Pero mas natatakot yata siyang iwan nito nang hindi nasisigurado na anak nga nito ito. Kaya dahan-dahan siyang tumango. "I didn't know you have a girlfriend. Ayoko makasira ng relasyon. Gusto ko lang naman na panagutan si Knight ng ama niya. Ayoko siyang lumaki nang hindi nakikilala ang ama niya," sabi ni Nailin matapos kunan ng dugo si Tristan at si Knight. Hindi nagsalita si Augusta pero ramdam niya ang paghigpit ng paghahawak ni Tristan sa kamay niya. Isang linggo din ang paghihintay nila bago makuha ang result. Abot hanggang langit ang kaba niya. Ramdam niya ang panginginig ng kamay niya habang binubuksan ni Tristan ang DNA test result. "What? No!" Iyon pa lang ang sinabi ni Tristan ay sunod-sunod na ang pagtulo ng luha ni Augusta. Bumagsak ang balikat niya. Tinakpan niya ang mukha at doon umiyak. "He's my son!" Lalo siyang napaiyak. Parang sinasaksak ang puso niya na sobrang sakit. Nang hindi makayanan ang sakit ay tumayo siya. Bago pa siya makaalis ay lumuhod si Tristan sa harap niya at niyakap ang baywang niya. "Tristan, bitawan mo ko please." Hinampas-hampas niya to. Ayaw niyang manatili pa doon. Nasasaktan siyang isipin na unang babae pa maliban sa kanya. Sila ang nauna sa buhay ni Tristan. Hindi niya kayang tanggapin na may ibang anak ito sa ibang babae. Labis na sakit ang nararamdaman niya sa oras na yon. "Aalis na lang ako." "No, hindi ka aalis, babe. Hindi mo ako iiwan. Hindi mo sa akin ilalayo ang anak ko." Ayaw talaga siya nitong bitawan. "Sinabi ko na sa'yo, ikaw lang ang gusto kong magiging ina ng anak ko. Babe, I love you. Don't leave me." "Tristan, sila ang nauna sa buhay mo." Hinampas niya itong muli. Umiling-iling si Tristan. Napatakip na lang siya ng bibig. "Hindi, ikaw ang nauna sa buhay ko. Tanging ikaw lang, Augusta. Don't say that, please." Bahagyang tumingala ito sa kanya. Umiiyak si Tristan. Nagsusumamo ang mukha sa kanya. "Papanagutan ko ang bata. I can support him, babe. Bata lang naman ang pananagutan ko eh." "Augusta, ang suporta lang talaga sa bata ang gusto ko. Hindi ko planong agawin sa'yo si Tristan. Nangyari yun dahil pareho kaming lasing. Hindi yun sadya. Kumalma ka, please. You are pregnant. At masama sa iyo ang ma-stress. Please, don't leave him just because of this. Kung maghihiwalay kayo dahil lang sa amin ang anak ko, aalis na lang kami. Hindi ko gustong makasira. Pasensya na." Biglang nagsalita ang babae na kinatigil ni Augusta. Naiintindihan niya pero nasasaktan pa rin siya. Bigla siyang napahawak sa tiyan niya dahil sa sinabi nito. Naramdaman pa niya ang paghalik ni Tristan doon at paulit-ulit na paghingi ng sorry. Bitawan mo muna ako. Tristan, please. I want to think and rest now. Mahinang saad sa binata. Pero matigas na umiling si Tristan.
lalong humigpit ang yakap sa kanya. Iiwan mo ko? Iiwan mo ko, babe? Humugot siya ng malalim na hininga. Pagod itong tinignan. Sa kwarto ko. Natigilan ito. Maya-maya ay dahan-dahan siyang binitawan. Nang alalayan siya ni Tristan patungo sa kwarto ay hindi na siya nagsalita. Pagod na siyang magsalita. Rest, babe. I'm sorry. Hinaplos nito ang tiyan niya nang mahiga siya at hinagkan niya ang tiyan niya. I'm sorry, little babe. I'm sorry for making mommy cry. Don't be mad of daddy, okay? Aayusin ni daddy to, Just don't let mommy leave me, okay? Napatakip siya ng bibig at muling umiyak. Iwan mo na ako, please. Bulong niya na narinig naman ito. Hinagkan nito ang noo niya bago siya kinumutan. Hinaplos pa nito ang pisngi niya. Aayusin ko, babe. Aayusin ko to. Give me time. I love you, babe. Remember that you are the only woman that I love the most. Hindi siya nagsalita. Imbis ay nagkalukbong siya at hinintay na makaalis ito. Pagkalabas na pagkalabas ng binata ay doon na siya iyak ng iyak hanggang sa makatulugan niya iyon. Mula sa labas ng pinto ng kwarto ay rinig na rinig ni Tristan ang pag-iyak at paghikbi ni Gusta. Ginulo niya ang buhok at padausdos na naupo sa sahig. Nasasaktan siya kapag nakikita itong umiiyak dahil sa kanya. Okay na eh, nakuha na niya ang dalaga. Malapit na sana siya pero nangyari pa itong lahat. Sinandal niya ang ulo sa pinto hanggang sa hindi na niya marinig ang pag-iyak nito. Pagbaba ni Tristan ay nakita niya si Nailin na buhat-buhat ang bata. Bumuntong hininga siya. Akmang lalapitan niya ito nang muling mag-doorbell. Nakatingin lang siya doon. Huling binuksan niya ang pintong yan ay nagkagulo ang lahat. Nasaktan niya ang babaeng mahal niya. Tristan? Ah sige, ako na lang magbubukas. Saad ni Nailin. Bago pa siya makareact ay binuksan na nito ang pinto. Anong... Nakita ni Tristan ang gulat sa mukha ni Nailin. Nanlalaki ang matang palipat-lipat ang tingin sa kanilang dalawa. Tinignan ni Tristan ang tao sa labas. Nabigla din siya nang makita ang kanyang identical twin na si Trinton. What are you doing here? Namamalagi ito sa ibang bansa at minsan lang umuwi. Hindi mo sinabing uuwi ka. Kunot noong saad niya. Pero hindi inalis ng tingin ni Trinton ang paningin sa babaeng nasa harap nito. At ganun din naman si Nailin dito. Nagsalubong ang kilay niya hanggang sa magsalita si Trinton. Where's my son? Tanong nito kay Nailin. Umawang ang labi ni Nailin. Son? Anong? And why are you here in my brother's house? You're supposed to be in my house? Tinignan silang dalawa nito. You knew each other? Takang tanong naman ni Tristan. Napatakip ng bibig si Nailin. Pabalik-balik ang tingin sa kanila. Maya-maya ay tinuro ni Trinton. Ikaw ang... Yes, honey. That's me. Ako ang lalaking tinakbuhan mo pagkatapos ng may nangyari sa atin. How dare you to leave me without knowing it? And you hide my son. Tapos ngayon magpapakita ka sa kambal ko at ipaako ang responsibilidad na ako ang dapat na gumawa? Tinatanggalan mo ba ako ng karapatan sa anak ko? Galit na sabi ni Trinton kay Nailin. I didn't know. Akala ko siya ay... Kumuyo ang kamay ni Tristan at tinignan ang kakambal. You are the father? Tinignan din siya ni Trinton. Akin ang mag-ina ko, Tristan. They are mine and... Ouch! Napamura ito nang suntukin siya. You are the father. Sinira niyo ang pinaghirapan ko. Sinira niyo ang dapat na ayos na. Sigaw ni Tristan. Nanlilisik ang mata. Nasaktan ko na siya. Sira ulo ka. Nasaktan na ang babaeng mahal ko. Gigil na gigil talaga siya. Si Nailin ay nakayuko lang. Mabuti na lang ay tulog na ang bata at sa labas lang naman siya nagsisisigaw. Tristan, I'm sorry. Akala ko kasi... Masama niyang tinitigan si Nailin. Anong magagawa ng sorry mo kung nasira na? Alam niyo ba, ang hirap bumalik sa simula. Abot kamay ko na siya eh. Tuluyan ko na siyang maaangkin ng buo pero dahil sa ginawa niyo. Malakas siyang nagmura. At naalala niya ang DNA test. At bakit nag-batch kami ng DNA test? Umiling si Nailin. Hindi ko din alam. Let's do the DNA test again. Saad ni Trinton pero sinamaan niya ito ng tingin. Of course, I will do that again, chump. Galit pa rin siya, tsaka nagmarcha patungo sa kwarto nila ni Augusta.
Chalagusta, I'm really sorry. Sigaw ni Nailin. Napabuntong hininga siya nang makitang mahimbing ang tulog ni Agusta. Tinabihan niya. Hinapit at mahigpit na niyakap. I love you so much, babe. Palipat-lipat ang tingin ni Agusta kay Tristan at Trenton na nasa harap niya. Kung hindi mo talaga kilala ang isa sa kanila, ay hindi mo malalaman kung sino si Tristan o Trenton. The two is really look-alike. Mula sa ekspresyon at pananamit, ang boses nila ay parehong-pareho. Ang palatandaan lang ay mayroon tato si Trenton sa likod ng tainga nito at may nunal si Tristan sa ilong. You are saying na nagkamali ka lang? You thought Tristan is Trenton? Naniniguradong saad niya kay Nailin na kinatangon nito. I'm in Tennessee when I saw Tristan's face. In the magazine and news. Nang umalis ako sa hotel ay itsura lang ni Trenton ang nakita ko at alam ko. Trenton and I meet in the bar in America. Lumayo ako at lumipat sa Tennessee. Pero ilang buwan, nalaman ko na buntis ako hanggang sa mga anak ko. Then I saw Tristan's face. Kaya naisipan kong puntahan siya at sabihin ng tungkol sa bata. Akala ko kasi siya talaga si Trenton eh. Nakangusong saad ni Nailin. Then, how about DNA test? Nag-match yun kay Tristan. Sabi pa niya, hinawakan ni Tristan ang kamay niya at pinaglalaroan iyon kaya tinaliman niya ng tingin. I'm talking. Don't interfere me. I'm not, babe. I'm just playing your fingers. Go on. Interrogate them. Sila ang may dahilan kaya ako umiyak. Go on, babe. I'm just here. Pag-cheer nito, saka bumalik sa paglalaro ng daliri niya. Dude, you're so annoying. Under sa babae. Inis na asik ni Trenton sa kambal nito. Manahimik ka nga. Bantayan mo yung anak mo dyan. Hinampas ni Nailin ang hita nito. Umamo ang mukha ni Trenton at hinaplos sa mukha ng anak nila. I'm sorry. Okay, I will shut my mouth. Now, who's under? Ngisi niya, pero nang makita ang matalim na tingin ni Agusta, ay natahimik at bumalik sa ginagawa. Yun ang aalamin natin. Sa hula ko ay baka nagmatch sila ng anak namin ni Trenton. At dahil kakambal siya ng lalaking to, pwede nag-error kaya nagkakaganon. Tinuro pa ni Trenton na bumuntong hininga lang. Kaya iyon ang inalam nila. Inulit nila ang DNA test. Nagpa-DNA test din si Trenton at Knight. Dahil kahit alam ni Trenton na anak niya ito, ay gusto nitong magpabida. Gusto din may DNA test din sila ng anak nila. Ipapa-frame daw niya kasi ito para kapag may bibisita sa bahay nito ay makikita agad yon. Weirdo, katulad ng kambal nito. Told ya, I'm the father. Masayang sigaw ni Trenton. Bakit? Wala naman nagdududa sa'yo na hindi ikaw ang ama. Pakul ka. Naiiling na saad ni Nailin. Doon nalaman nila na may error lang pala sa DNA test na ginawa nila Tristan at Knight. Hindi nahirapan na i-match ang result dahil halos magkalapit ang DNA ni Tristan at ng kambal nitong si Trenton. Babe, I'm not the father. Sinubsob ni Tristan ang mukha sa liig niya habang yakap ang baywang niya. Para silang nakahinga ng maluwag, nakita niya nakatingin si Nailin sa kanya, nginitian niya ito. I'm really sorry, Agusta. Hindi ko naman kasi alam na may kambal pala to. Sinulyapan si Trenton saka bumalik sa kanya. Munti ko na tuloy masira kayo. I'm really guilty. Padalos-dalos ako. Sana inalam ko muna bago. Nailin, it's okay. Dahil sa nangyaring yun, may napatunayan ako. May napagtanto. Inaamin kong nasaktan ako kasi mahal ko ang lalaking to eh. Masakit malaman na may anak siya sa ibang babae. Pero nang malaman ko ang lahat, lumuwag yung pakiramdam ko. Tinignan ni Agusta si Tristan na ngayon ay gulat na nakatingin sa kanya. Hinaplos niya ang mukha nito. Kung walang nangyaring ganun, hindi ako masasaktan ng sobra at hindi ko maaamin sa sarili kong sobrang mahal ko na pala talaga ang ama ng anak ko. I'm denying my feelings for him because I'm scared. I'm scared to be hurt. Pero kahit pala i-deny ko, masasaktan pa rin ako. Agusta, you. Tumango si Agusta. Yes. I love you, Tristan. Sobrang mahal na mahal kita na handa akong tanggapin ang lahat yun. Na kaya kong maging tanga sa'yo kahit nasasaktan na ako ng sobra. Hindi ko alam kung anong ginawa mo para magustuhan kita. Sigurado akong ginayuwa mo ko.
Hinapit ni Tristan ang baywang niya dahilan para mabangga niya ang katawan nito. May nakita siyang inabot nito kay Trinton. Nanlaki na lang ang mata niya nang makita ang nakabukas na kahon sa harap ng mukha niya. Ang maganda at kumikinang na diamanteng singsing na bumuwad sa kanya. Hindi ko kayang gayumahin ka dahil alam kong kaya kitang paibigin nang walang ganun. And I succeed, babe. You fall for me. This is a dream come true for me. Iniimagine ko lang din to noon. Hinihiling sa ama na sana matupad. Kahit matagal ang importante na tupad. At hindi ko palalagpasin yun. Sobrang mahal na mahal kita. And you know what? Napatakip ng bibig si Augusta nang biglang lumuhod sa harap niya si Tristan. Nasa garden pa sila noon pero wala silang pakialam. My one dream is you to become my wife, babe. Kaya mo bang tuparin ang munting pangarap kong yun? Augusta Celestino. Pwede ba kitang maging asawa? Gusto mo din bang tumanda na kasama ko? Because you are the only woman that I want until my hair turn white and my eyes close forever. Kinuha ni Tristan ang singsing at sinuot yun sa daliri niya. I changed my mind. I don't want to ask you because you will marry me whether you like it or not. I know you will say yes to me, so uunahan na lang kita. Natawa siya. Naiiyak na niyakap ang binata. Magpapakasal naman talaga ako. Hindi pwedeng binuntis mo lang ako at hindi papakasalan. Now that I know that I love you, I won't let you go. Niyakap siya ni Tristan at sinapo ang mukha niya. Siniil ng halik ang labi niya. I love you more, babe. And that is the start of their journey. They got married. After weeks of preparation, si Tristan ang nag-asikaso ng kasal kasama si Trinton. Si Nailin at Mariel ang kasama niya habang busy ang mga lalaki. At ang araw ng kasal nila ang pinakamasayang araw ng buhay niya. Months pass nang manganak siya ng isang babae, ang nag-iisang prinsesa ng mga Trevelyan, Crinza Ava Trevelyan. At dyan po nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat po sa ating mga listeners. Binabati ko po si Sharon De Asis from Singapore, Linda Sotelo from Batog, Umingan, Pangasinan, Jay Anraza, Kabigan ng Tagapo, Santa Rosa, Laguna, Liza Yamasaku from Japan, Jocelyn Campos from Pangasinan, and Lilibet Durban from Tagum City, Davao del Norte.